Welcome to the program. Hello po, Tito Boy. Gusto ko pong sabihin, sobrang fan na fan po ako, Tito Boy. Ay, maraming salamat. Oo. Feeling ko proud na po ang Lanao del Norte. Dahil dito po ako ngayon. Lakas po makarty sa lake. Tito Boy na po, promise. Lahat ng ating mga kaibigan taga Lanao del Norte, maraming salamat po sa inyong suporta. Umpisa natin doon ang kwento. Hindi alam ng iyong mga magulang na hilig mo talaga ng show business. Yes, what is the story? Dati pa, sobrang hilig ko na talaga umarte sa school. Pero syempre, yung pangarap mo, sikreto pa kasi, yes, hindi naman po uso ang ating ganda. Oo, kaya tago-tago muna ng pangarap. Pero kaya nung nakita ko po na yung Star Magic Workshop, pupunta ng Davao. Actually, nagtatrabaho na ako noon bilang nurse. Volunteer nurse na ako noon sa JRB sa Cagayan. And then nung nalaman RN ko... RN ka na noon? Yes po. Tapos nalaman ko 1 week, so nag-leave ako ng 1 week sa hospital. Pinayagan ka ba ng mga magulang? Nagpaalam ka ba? Hindi din nila alam. Ah, hindi nila alam. I wanna go there. Ang stereotype ng artista ay dapat... Maganda. Lalo po pag probinsya. Okay. O, one time kasi sinabi ko na yun. Tapos alam mo yung tinawanan lang ako. Kaya sinikreto ko kasi pangarap ko yun, ayoko namang... Your parents were not very open to the idea of you getting into the business. Saan ang pinanggagalingan nila? Bakit? Sa family din po kasi namin, maraming nurses. Sobrang successful po ng tito siya katita ko. And hindi naman kami mayaman. So, yun yung gusto sana ng parents ko na mag-nurse. At naiintindihan ko yung reaksyon ng magulang. Nag-aral ka. Nariyan pa rin yung concern nila na hindi masyado stable. Totoo. Protective lang sila. Yeah, it's coming from love. Yes. Pagmamahal. There was a point in your life when you wanted to surrender, to back off. Parang nasaktan ka, parang gusto mo nang umuwi. What made you stay and what was the story? Kasi 2 years din akong nag-antay ng talagang regular project before po dumating yung Love You. Lalo na pag gutom ka, Tito Boy, gusto mo na talaga umuwi sa pamilya mo. Yung parang dumating ako sa point na kahit pang kape wala ako. Yung time na yon, pinapadalan pa ako ng mom ko. Yung mom ko kasi nagtatrabaho, OFW nun sa Brunei. Pero yon binibigay ko na sa pangrenta ko. So minsan, wala na yung pangkain. Yung so ganun. Pag nagugutom ka, saan ka pumupunta? Star Magic Workshop. Sila po talaga umampun sa akin. So, pag ganon, pag wala akong racket, may summer workshop sila. Ako yung nakikipag-acting dun sa mga workshoppers. So, kahit sinasampal lang ako whole day, after nun, may pagkain na ako. May pagkain ka nun whole day. Okay. What a story. Yeah. Diba? Talagang gusto mo. Gusto ko talaga. Finally, kailan mo sinabi sa mga magulang mo that I am in the business? Na-accept na ako sa Star Magic mismo. Nakapag-sign na ako ng contract. So, sinabi ko na gusto ko to. Parang gusto mo mapatunayan sa sarili mo na yung childhood dreams mo, kaya mo kahit ikaw lang or walang naniniwala sa'yo. Fast forward to today, how proud are your parents? Andito siya. Ma, proud ka ba? Andito si Mama. Oo po, andito si Mama. Hi, Ma. Ma, are you proud? Oh. Diba? Oo. Tsaka masarap pakinggan na proud sila sa gusto mo talagang gawin. Tonight.